Paano ba natin mapapaamo ang ating mga alagang ibon? Lalong-lalo na kapag bago nating bili yung mga ibon o yung mga ibon natin na sobrang ilap. Kung ikaw ay newbies at gusto mong malaman nito, ay dyan ka lang dahil yan ang ating pag-uusapan after ng intro. Cats and welcome back for another video. So, napakatagal bago tayo nag-film ulit ng video. Na-miss ko kayo lahat. At medyo hindi maganda ang ating pakiramdam nito mga nakaraang linggo. Kaya hindi tayo nakapag-film ng video. Kaya ngayon ay we're back. At ang pag-uusapan nga natin, gaya ng sinabi ko, ay kung paano ba natin mapapaamo ang ating mga alagang ibon. So, yung mga ibon na sobrang ilap. So, especially yung mga newbie dyan, kapag bumili kayo ng mga ibon at bago lang sa inyo, sobrang ilap na inyong mga ibon. Or yung mga ibon din na kapag papalapit ka pala, ano, ay hindi na magkanda, rapa, at nagkakagulo na sa loob ng kanilang mga cage. Ano nga ba kailangan natin gawin? So, syempre, bago tayo magsimula, ay syempre, gusto ko lang i-welcome ang mga baguhan sa ating channel. Welcome to Munting Ibonan! At syempre, join our thousands of family to become a Munting Ibonan family. Click mo lang ang subscribe at ang bell button para lagi kang updated kapag meron tayong brand new videos. Alright? So, ano nga ba ang ating gagawin para mapaamo natin ang ating mga maiilap na ibon? Bibigyan ko kayo ng 5 na tips. So, umpisa na natin. Ano nga ba ang number 1? Ang una nyong gagawin is ilagay sila sa mataas. Yung kanilang kulungan ay ilagay nyo sa mataas na lugar yung hindi masyadong nakakakita ng mga tao. Kung ang ibon mo ay mailap, ayan, so lalo-lalo na kapag bagong bili mo pa sila, di ba? Siyempre, hindi pa yan sanay doon sa lugar. Yan, ilagay mo muna sila doon sa mas maganda kung mas mataas sa head ng tao. So, kapag dadaan yung mga tao, ay hindi sila masyadong nabubulabog dahil hindi nila nakikita na may dumadaan. Ganon. At siyempre, ilagay mo rin sila sa lugar na hindi masyadong, walang masyadong foot traffic. Yung hindi masyadong dadaan ng tao, hindi yung masyadong busy yung lugar na yon. Okay? Dahil makaka-ease yun doon sa kanilang tension, yung kanilang fear para lagi silang, para hindi sila laging natatakot every time na may makita sila ng mga dumadaan. So, yan ang number 1. Ang number 2 na inyong gagawin ay take it slowly and carefully. Kung meron kayong gagawin, kunwari bibigyan nyo sila ng pagkain, lilinisan nyo yung kanilang poop tray, yung kanilang pulungan, bibigyan nyo sila ng tubig or vitamins, just do it very, very slowly. Huwag yung sobrang bibiglain nyo sila, no? Huwag ganun. Slowly lang, ilalagay nyo yung kanilang pakainan ng dahan-dahan lang, yung hindi nyo na hindi nabubulabog yung mga ibon. Ayan, so ilagay nyo lang ng dahan-dahan. And also, be careful na hindi nyo natatamaan yung kanilang kulungan at naaalog sila doon sa loob. Alright? So, makakatulong din yan para makaka-create sila ng tinatawag na trust. Yan. Yan kasi yung kailangan mong i-win doon sa mga ibon mo. Kailangan nilang magtiwala sa'yo na hindi ka isang threat sa kanila. Alright? So, yan ang number 2. Do it slowly and carefully every time you approach their cage. Alright? Number 3 na inyong gagawin ay huwag bulabugin kung hindi kinakailangan. So, huwag mong bulabugin yung iyong ibon kung wala naman purpose yung pagpunta mo doon. Okay? So, lalo-lalo na kapag sila ay nagbe-breed. So, ano ito pag nagbe-breed? Kung merong itlog at naglilimlim, so, huwag kang masyadong silip ng silip doon at nabubulabog yung hen sa kanyang paglilimlim. Let her or let them do their job na makapag parami sila. So, huwag mong bubulabugin kung hindi mo namang kinakailangan, kung hindi mo namang kailangan i-check kung ano ang sitwasyon ng mga itlog, hindi mo namang kailangan i-check kung may mga bumubulabog sa kanila, ay hayaan mo sila. Let them be alone and do their job. Okay? Basta nabigyan mo sila ng pagkain, alam mong may pagkain sila, may malinis silang tubig, ay that's good enough. Alright? So, that is number 3. Huwag bulabugin kung hindi kinakailangan. And number 4 na kailangan mong gawin para mapaamo ang iyong mga maiilap na ibon ay be consistent, right? So, ano itong be consistent? So, be consistent on the time na pag-aalaga sa kanila. Let's say, for example, gantong oras ka magbibigyan ng pagkain. Yeah, so, alas 7, every 7 in the morning, i-expectin ka nila na bibigyan mo sila ng pagkain, ng kanilang tubig, vitamins, ang gulay, ganyan. Tapos, sa hapon naman, kung gusto mong makipag-banding, so, be consistent on the time kung kailan mo sila i-approach.
coach. Yan, bibigyan ng pagkain, lilinisin yung kanilang poop tray. Yan, i-check yung kanilang itlog at yung pagbaba ninyo kung gusto mo makipaglaro sa kanila. Yan, so be consistent para malaman nila at masanay sila doon sa iyong routine. Okay, so that's very, very important. Be consistent. So that is number 4. Alright? At ang panglimang tip para umamo ang inyong mga maiilap na ibon ay let them take their time. So, give them time. So, lalo-lalo na kapag mga bago ninyong mga bili ng mga ibon. Siyempre, dahil bago yung kanilang environment, kailangan nilang mag-adapt doon sa new environment nila. Right? So, give them time. Alright? So, kung how long yung time na yun is depende po sa ibon yan. May mga weeks lang, couple of weeks, may maabot din na mga one. Depende po sa ilap or history ng ibon. So, ang pinaka-importante yan is mabuild nila or mabuild natin yung trust. Mag-gain natin yung trust ng ibon at ma-present natin yung sarili natin not as a threat but as a friend sa kanila. Ayan. Siyempre, kapag na-build na natin yung trust ng ibon sa atin, ay siyempre, mawawala na yung kanyang fear at hindi na siya magiging mailap sa atin. Makakampante na siya kapag nakikita nila tayo. At siyempre, makakatulong din yun na sila ay makapag-breed ng ayos. Siyempre, dahil nga kapag nakikita kanila ay kampante na sila sa iyo. Alright? So, yan ang ating limang tips para mapaamo natin yung ating mga maiilap na ibon. Alright? So, siyempre, kung nagustuhan mo ulit ang video na ito, ay ano pa hinihintay mo? I-click mo na ang like button para malaman ko na gusto mo yung ating mga content. At pagpasensyahan nyo na dahil medyo down ang aking energy ngayon dahil hindi pa talaga ako nasa hulog para mag-vlog. Pero syempre dahil ang tagal na bago ako nakapag-post ulit ng video ay nami-miss ko na rin pag-usap sa inyong lahat. Ayan, na-miss nyo rin ba ako? Let me know in the comment section. Alright, so, ilan po mga Dabbard Gods, i-share nyo na rin ba po ang video na ito para makatulong sa mga kaibigan nyo, lalo-lalo na kung meron silang mga ibon na maiilap. Alright, so, syempre, kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button. At, bago tayo magtapos mga Dabbard Gods, ay dumako tayo sa ating mga shout out. Alright, so happy viewing and shout out kay Kenny Don Blanco, kay AC Castle, kay John Mark Chaneco, kay Jewel Pautan Motovlog, kay Efren Celis, kay Rodolfo Turalba, kay Luthor Mendez Pelicano Jr., kay Charmaine Estolas, Wendy Ann M. Ballesteros, kay Woody Reyes, at kay On Mayuji Official. Ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood, mga Dabbard Gods. At kung gusto mo rin ma-shoutout ay mag-comment ka lang sa comment section. Alright? So, ayun lang po, mga Dabbard Gods. Abangan nyo po, ano, malapit na nating i-release ang mga bagong products natin. Ang dewormer, ang antibiotics, at ang gamot sa sipon. Alright? So, ayun lang po, mga Dabbard Gods. Maraming salamat ulit sa inyong pagtuto. Kung meron po kayong mga katanungan, i-browse nyo lang po ang ating channel. Maraming po tayong videos here, tips and tricks kung paano kayo mag-alaga ng ibon. I-browse nyo lang yung mga different playlists. Baka nandyan na yung mga inyong mga hinahanap na video. Alright? So again, maraming salamat sa inyong pagtutok. As always, God bless us all and we'll see you on the next video. Ito si Mrs. Munting Ibon na nagsasabi, ang buhay ay parang ibon-ibon lang. We'll see you again next time only here on Munting Ibonan. Bye!